lalaki arestado sa Malasiki, Pangasinan dahil sa pangingikil at pananakot. Lolo sa Ilocos Norte, patay ng tumalon sa balon. Isa patay sa salpukan ng motorsiklo sa Cervantes, Ilocos Sur. Mister, sinaksak ng asawa sa Pangasinan. Lolo, nalunod sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Tahanan, natukok ng apoy sa siyudad ng Dagupan. Misi sa Narvacan, Ilocos Sur, nahulian ng ilegal na droga sa kanyang tahanan. At babae naman, nahulian ng pinagbabawal na gamot sa kanyang banyo sa Ilocos Sur. Police News Online. Live mula dito sa Police Regional Office 1, binabati po natin ang isang magandang buhay ang ating mga idol na sumusubaybay sa ating programa dito sa buong Ilocos Region at sa mga panig ng mundo. Narito na ang detalye ng mga balita. Timbog sa ipinatupad na entrapment operation ng isang lalaki matapos manakot at mangikil sa isang residente sa Malasiki, Pangasinan. Base sa investigasyon, humingi ng tulong sa PNP ang biktima matapos siyang makatanggap ng pagbabanta mula sa suspect na kung saan ay papasabugin umano nito ang kanyang bahay kung hindi niya maibibigay ang hinihingi nitong halaga. Agad na nagkasang Malasiki Police Station ng entrapment operation na nagresulta sa pagkakatimbog ng suspect at pagkakakumpiska mula sa kanyang kustodiya ng mga boodle money, cellphone at isang sachet ng hinihinalang shabu. Kasalukuyan siya nakapit sa nasabing himpilan at sasampahan ng patong-patong ng mga kaso. Binawian ng buhay ang isang lolo sa siyudad ng Lawag sa Ilocos Norte matapos siyang tumalon sa isang balon. Base sa report, nang hapon na iyon ay napansin ng kanyang asawa na walang takipang kandilang balon at sa di kalayuan ay naroroon naman ang mga tsinelas ng lolo. Nagtulong-tulong sila upang mahanap ang matanda hanggang sa matagpuan ng kanyang katawan sa loob ng balon. Nagsagawa ng retrieval operation ng mga personnel ng Bureau of Fire Protection Lawag upang maiahon ng kanyang katawan. Hinihinalang tinuldukan niya ang sariling buhay dahil sa depresyon dulot ng iniinda nitong karamdaman. Isa ang binawian ng buhay sa nangyaring salpukan ng motorsiklo sa Cervantes sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ayon sa report, parehong binabagtas ng dalawang motor ang kalsada sa magkasalungat na direksyon nang umovertake ang isa sa kanila at umagaw sa kabilang linya na dahilan ng banggaan. Parehong nagtamo ng injury ang dalawang motorcycle rider at nadala sa ospital, ngunit isa sa kanila ang idineklarang dead on arrival sa lala ng mga tinamo nitong pinsala sa katawan. Agad na isinugod sa pagamutan ng isang mister nang masaksak siya ng kanyang kabiyak sa lalawigan ng Pangasinan. Nalaman na bago ang pananaksak ay nakikipaglaro noon ang mister sa kanyang mga alagang aso nang sigawan at murahin umano siya ng kanyang may bahay. Matapos nito ay nagkasagutan ng dalawa hanggang sa masaktan umano ng lalaki ang kanyang misis. Kumuha naman umano ng kutsilyo ang babae na siyang itinarak nito sa dibdib ng mister. Kasalukuyan siya ngayon nagpapagaling sa ospital habang dinala naman ang kanyang may bahay sa himpilan ng pulisya. Police News Online. Sa iba pang balita, hindi na nailigtas ng doktor ang buhay ng isang lolo matapos siyang malunod sa dagat na nasasakupan ng Santa Catalina sa Ilocos Sur. Una rito ay naglalakad ang biktima sa seawall kasama ang kanyang asawa. Nang pinakawalan nito ang kanyang alagang aso at tumakbo ito sa tabing dagat at tinangay ng malalakas na alon. Tinangkang sagipin ng biktima ang kanyang alaga, ngunit natangay din siya ng mga hampas ng alon papunta sa malalim na parte ng tubig. Makalipas ang ilang minuto ay natagpuan ang kanyang katawan at isinugod ng mga residente at responding membro ng PNP sa ospital. Sa kasamaang palad ay idineklara na siyang wala ng buhay. Pinatayang nasa 50,000 piso ang halaga ng danyos na iniwan ng sunog sa isang tahanan sa siyudad ng Dagupan sa Pangasinan. Nagulat na lamang ang anak ng may-ari ng bahay nang biglang sumiklap ang apoy sa kanilang tahanan kung kaya't agad siyang humingi ng tulong. Sa pag-respond din naman ng Bureau of Fire Protection ay mabilis nilang napulang apoy at nadeklarang fire out. Ganun pa man ay wala naman naitalang nasaktan. Inaalam pa ng kinauukulan ang sanhi ng sunog.
Kulong ang isang misis sa Narvacan, Ilocos Sur matapos mahulian ng mga ilegal na droga sa kanyang tahanan. Ito ay sa pamamagitan ng implementasyon ng search warrant na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto matapos makumpiska ng otoridad mula sa bahay nito ang ilang sachet ng hinihinalang shabu at ilang plastik ng hinihinalang marijuana. Nananatili siya ngayon sa kustodiya ng himpilan at naharap sa kasong paglapag ng Republic Act 9165. At sa kabuuan ng ating mga balita, sa kulungan din ang bagsak ng isang babae sa lalawigan ng Ilocos Sur nang matuklasan ang mga itinatago nitong ipinagbabawal na gamot. Una rito ay nakatanggap ng report ng otoridad hinggil sa nakitang mga droga sa banyo ng suspect. Sa kanilang pagresponde ay kanilang nakumpiska ang tatlong supot ng inihinalang marijuana at isang sachet ng inihinalang shabu. Dahil sa mga ebidensyang ito ay inaresto ang babae at kasalukuyang nasa kustodiya ng TNT. At iyan ang mga pangunahing balita live mula dito sa Police Regional Office 1 sa ngalan ng ating Regional Director, Police Brigadier General John Cayaban Chua, at ng ating Regional Public Information Officer, Police Mayor Sanjaco Baloco III. Ako po ang inyong tagapagbalita, Police Corporal JP Suriano, para sa Police News Online. Police News Online. Lalaki arestado sa Malasiki, Pangasinan dahil sa pangingikil at pananakot. Lolo sa Ilocos Norte, patay ng tumalon sa balon. Isa patay sa salpukan ng motorsiklo sa Cervantes, Ilocos Sur. Mister, sinaksak ng asawa sa Pangasinan. Lolo, nalunod sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Tahanan, natukok ng apoy sa siyudad ng Dagupan. Misis sa Narvacan, Ilocos Sur, na hulian ng ilegal na droga sa kanyang tahanan.